Nakaligis na ng bansa si Senadora Leila De Lima, pero pangamba ng mga tutol sa pagbiyahe ng Senadora, baka hindi na ito bumalik ng Pilipinas at tuluyan ang takasan ang pagkakasangkot niya sa isyu ng illegal na droga. Narito ang report. Bit-bit ang mga karatulang ito, nagtungo ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa Leyte Terminal 3 para kundinahin at pigilan ang paglabas ng bansa ni Senadora Leila De Lima. Ayon kay BACC Chairman Dante Jimenez, hindi dapat pinayagan na makalabas ng bansa si Senadora De Lima lalo't may mga kinaharap na kaso kung nila iligal na droga. Posible na kasi na hindi na ito bumalik ng bansa. Pwede naman nila i-approve yung request niya. Yung binastos ang dalawang institutions, representatives, Committee on Justice at saka DOJ. Ganito rin ang tingin ng kampo ni Deputy Speaker Gloria Arroyo. Si De Lima ang humarang noon sa pag-alis ni Arroyo para maipagamot sa ibang bansa sa kabila ng utos ng Korte Suprema. Ayun, kasi meron kasing kaming kasama sa Republic Defenders who at the time, on Thursday, was applying for a renewal of U.S. visa. No? And then, nung nakapila na siya doon, nakita niya na doon rin si Secretary De Lima, si Senator De Lima, at nag-a-apply din ng U.S. visa. No? Nagparating na rin kami ng message kay Secretary Vitaliano Aguirre, bakit nagkaganon? At sinagot naman niya na inisyuhan nga niya ng clearance. Inisyuhan ng DOJ ng clearance. Doon lang namin nalaman. Wala naman kami nang magagawa ngayon dahil it's too late. Biyernes nang bigyan ng Department of Justice ng allowed departure order si De Lima matapos itong sumulat kay Secretary Vitaliano Aguirre. Wala pa namang kasong na isang pasakorte laban sa Senadora kaya pinayagan ito ng kalihim na umalis. Nire-respeto naman ng DOJ ang opinyon ng nakararami. Pero kailangan daw nitong sundin ang batas. Hindi naman naiwasang sisi ng VACC ang mga senador sa pag-alis ni De Lima. Sa kabila ng protesta, nakaalis pa rin ang bansa si De Lima. Base sa airport police, alas 5 kahapon ang flight nito. Pero tao lamang niya ang pumila at nag-ayos ng kanyang pases pagsakay sa aeroplano. Nagpunta si De Lima sa Amerika para tumanggap ng parangal. Matapos ito, ay didiretso siya ng Germany para magsalita sa Annual Conference on Cultural Diplomacy. Una lang nangako ang senadora na babalik agad ng bansa matapos ang kanyang official travel. Malaya raw makabiyahin sa Senadora Leila De Lima dahil wala pa siyang kaso sa korte ayon kay Senator Ping Lacson. Biro pa niya kay De Lima, huwag siyang gumaya sa ginawa niya noon ng magtago sa batas. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, inaantabayan natin dito sa Senado ang pagdating ng Speaker Pantaleon Alvarez at Congressman Rinaldo Umali at Rudy Farinas para mag-file ng ethics complaint laban kay Senadora Leila De Lima. Ito ay kaugnay doon sa sinabi ng kanyang former driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sinabihan umano siya ni De Lima sa pamamagitan ng text na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera. Nauna dito, sinabi ni De Lima na hindi naman niya ito pinigilan, kundi nagbigay lang siya ng payo kay Dayan. Ayon kay Senador Ping Lacson, sa tingin niya ay may jurisdiction ng Senado sa oras na ma-file ang reklamo. Pero sa ngayon, sabi ni Lacson, malayang makabiyahe sa De Lima sa ibang bansa kasi wala namang whole departure order laban sa kanya. Wala din naman daw warrant or pending case sa korte. Depende na raw kay De Lima pero biniro daw niya ito na huwag itong gumaya sa kanya. Matatandaan si Lacson ay ng ibang bansa at hindi na-aresto sa kabila ng warrant of arrest mula sa korte noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na dismiss ang kanyang kaso nang hindi siya nakukulong. Ayon kay Lacson, option daw ni Senadora De Lima nang tanungin kung tingin ba niya ay tatakas ito. Pero Rafi na una dito ay inassure naman ni De Lima na siya ay dadalo lang no, sa ilang pagtitipon sa ibang bansa pero siya ay babalik din. Kaugnay sa extrajudicial killings, sabi naman ni Lacson na so far ay walang evidence na magpapakita na may kinalaman mismo ang Pangulo sa mga nagaganap na EJK sa bansa. Pero nakaka-worry daw na malaking bahagi ng nagaganap na pagpatay ay ginawa di umano ng mga vigilante.
sabi ni Lacson, dapat magkaroon ng special task group na pinubuo no, ng ahensya gaya ng PNP at NBI para mawala yung pagdududa na isadyang ginagawa ito ng mga pulis. Kailangan daw makita na may vigilant effort ang gobyerno laban sa EJK. Hindi naman daw kailangan si Pangulong Duterte pa mismo ang mag-utos ito basta magkaroon halimbawa ng isang task force na tututok sa paglutas ng extrajudicial killing. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Rafi. Sandra, dun sa nakatakdang paghahain na laban kay Dilima ng ethics complaint, may nabanggit na ba ang Senado kung ano yung mga susunod nilang hakbang? Meron ba silang nabanggit na timetable kapag na-receive na nila itong complaint? Ayon kay Senador Tito Soto ay ipapaikot niya ito no, dun sa mga miyembro ng Ethics Committee. Pero ang isa pang elemento, Rafi, ay itong nalalapit na Pasko. Ano, at yung sesyon din ng Senado ay hanggang ngayong week na lamang. So isa yan sa mga maaring maka-apekto dun sa timetable. Ano, nung matanong ng media itong si Senator Soto kung maari ba ito ay pagkalipas na ng Pasko, hindi rin naman daw niya masabi no, dahil maaring may magawa pa sila no, bago sila mag-Christmas break. Rafi? So Sandra, posibleng hindi ito ma-actionan ng Senado? Yes, maaring gumulong yung proseso pero yung actual na pagdidesisyon nila ay maaaring umabot na pagkatapos ng Christmas break, Rafi. Pag-alis sa bansa ni Senadora Leila De Lima, hindi lamang sa batas. Nagbabalik si Eagle News reporter Bea Corvera. Pinayuhan ni Senador Pamphilo Lacson, Senador Leila De Lima, na huwag tularan ang ginawa ng pagtatago noong 2010 para takasan ang kanyang kaso. Kasunod ito ng paglabas ng bansa ni De Lima sa kabila ng inilabas na lookout bulletin ng Department of Justice dahil sa pag-uugnay sa kanya sa illegal drugs operations. Pero ayon kay Lacson, bagamat nangako si De Lima na babalik ng bansa, wala pang legal na basehan para harangin ang pag-alis nito ng Pilipinas. Bukod sa wala pang naisasampang kaso laban sa kanya, wala rin anyang anumang warrant of arrest laban sa mambabatas. Sabi ni Lacson, dahil may sesyon pa ang Kongreso, official leave ang biyahe ni De Lima dahil inaprobahan ito ng Senate President o ni Senate President Aquilino Coco Pimentel. Magugunitang umalis rin ng bansa noon si Lacson para takasan ang anay pangaharas si dating Pangulong Gloria Arroyo matapos siyang iugnay sa pagpatay sa PR man na si Bobo Defer at ang driver na si Emmanuel Corvito. Ni Senadora Leila De Lima, mga pilit na nagahabi ng mga umanoy kasinungalingan laban sa kanya sa gitnayan ng paglabas ng mga umanoy testigo na may alam daw tungkol sa mga bank deposit ng Senadora. Nakatutok si Steve Dailisan. The lies and the madness continue. Reaksyon niya ni Senator Leila De Lima nang mabalitaang isinumite na raw sa National Bureau of Investigation ang affidavit ng dalawang testigo laban sa kanya. Sina Jonathan Jong Caranto at Bogs Obuyes, taga DOJ daw pareho. Hindi dinetalye ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III ang pahayag ng dalawa, pero may kinalaman daw ito sa mga bank deposits ng Senadora. Binibigyan daw siya ng pera ni De Lima para i-deposit doon sa account ni Dayan. Sa tingin ni De Lima, pinilit lang ang dalawang sinasabing testigo para maghabi ng testimonya laban sa kanya. Sabi niya, gawa-gawa lang daw mga sinasabing bank accounts. I don't think ganun ang laman ng affidavits unless sobrang na-coerce nila under extreme pressure. Mayroon ang affidavit, saka walang pumilit sa kanila, voluntary. Gustong linisin kasi nung pangalan ng dalawa. Sabi ni De Lima, sasampahan niya ng kaso ang sino mga maglalabas ng imbento at gawagawang ebidensya o mamimilit sa mga testigo para lamang idiin siya. Panawagan niya kay Aguirre, NBI Director Dante Guerran at sa mga opisyal ng nasabi mga tanggapan, huwag daw silang makibahagi sa perjury. Ang pagmanufacture ng ebidensya at pagbibigay ng ditotoong testimonya ay krimen. Dati nang itinanggi ni De Lima na meron siyang kinalaman sa droga. Sabi ni De Lima, maaring iniugnay si Caranto dahil kababae nito ang kanyang dating aide na si Ronnie Dayan at ito rin ang nagpasok sa kanya sa trabaho. Si Dayan ang sinasabi ni Pangulong Duterte na dati umanong karelasyon ng Senadora at kanya umanong bagman sa drug trade sa Bilibid. Nakausap ng GMA News ang abogado ni Caranto mula sa Public Attorney's Office at ipinakita ang isang bahagi ng affidavit ni Caranto.
Ayon kay Caranto, malayong kamag-anak niya si Diane na siyang tumulong sa kanya para makapagtrabaho sa CHR hanggang DOJ. Itinanggi rin ni Caranto na may kaugnayan siya sa isyu ng droga. Tinanong daw siya ni Secretary Aguirre kung nakapag-deposito siya ng pera kay Diane. At ayon kay Caranto, inutusan siya ni De Lima na mag-deposito ng 20 hanggang 60,000 pesos sa land bank account ni Diane. Tinanong namin si Secretary Aguirre ukol dito pero hindi na siya sumagot. Sabi ni Aguirre, anim ang hawak nilang testigo laban kay De Lima. Hawak din daw nila ang affidavit ng isang Melvin na inmate daw sa Bilibid. They will be executing affidavit tungkol dun sa mga corruptions na nangyari sa NBP. Tingnan natin kung paano malilink, kung malilink man yan sa kanya o hindi. I don't remember any Melvin na konde. Again, kung ano man yung mga so-called affidavit na yan na nandyan na sa kanila, at ako ang tinuturo na kung ano, talagang these are manufactured.